Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. Biyernes po ngayon na 8 ng Marso. Bago po natin umpisahan yung ating imbestigahan at mga sumbong po, ay kami po ay magpapasalamat muna sa aming mga community partners. Ito po yung ating community service. Community service po to, ha? Hindi po public service. Pag public service, kinakailangan ikay public servant. At nandoon ka sa mga tanggapan po ng pampubliko ay gobyerno. Hindi po kami gobyerno, so ang ginagawa po namin community service, pag-iimbestiga, pakikipagtulungan sa mga taong lumalapit po sa amin, tiwala po yan. Ang nais po namin ay masolusyonan lamang ang problema. Hindi po kami mga politiko. So, panoorin po muna itong mga aming mga community service partner po namin. Sino sila? Kilalanin. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa mga gusto hong lumapit para idulog yung kanilang mga reklamo at sumbong, kami po ay makikinig po sa inyo, mag-iimbestiga. Yun pong gusto namin gawin. Hindi po kami basta-basta na lang uupo rito at pagkatapos hindi ko nakunan yung kabilang panig. So, magkabilang panig po lagi, ano? Hindi po namin trabaho kumastigo. Ang trabaho po namin dito ay ilutasin po ang mga problemang inilalapit po sa atin. Ngayon, saan po kami matatagpuan? Ay madali po, ano? Sa Timog Avenue, ito po yung building, Ritual Center Timog Avenue. Sa Quezon City, ngayon, yan po, alas 8 ng umaga, bukas na po kami. Hanggang ito po'y alas 2 lang po, ano, kasi medyo mayroon kami sinusunod po sa building po namin. Okay? So, anumang reklamo, mga sumbong, binibigyan po namin ng agarang aksyon. Pakikinig po kami, nag-iimbestiga po kami. At may due process po rito. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak, serbisyo, at tulong. Tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag. Ito po yung programang Tatak, hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Imbestigasyon ng bitag sa sumbong ng pobreng dispatcher itutuloy. Inireklamo ang kumpanya, sasagot kaya? Tour guides na Cebu, Batangas, problemado. Paniningin ng mga barangay ng environmental charge para makaakit ng bundok. Legal ba? I-Swim, inireklamo na naman. Kung dati mga palero, ngayon naman mga gwardya ang nagre-reklamo. Senior citizen at kapitan sa Aklan, nagharap na. Hinarang ng mga bato at sako sa bakuran, pinatanggal na. Delivery rider ng ice cream, ginawang salesman. Nang hindi makakota, tinanggal sa trabaho. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Tour guide ng Nasugbo, Batangas, nagpabitag. Bayad sa environmental fee sa Mount Talamitan. Sobra-sobra daw. Ito po, ano? Bumiyahe pala. Siya po'y bumaba pa. Papunta rito hong mula galing Nasugbo. Para maiparating lang ilang sumbong dito po sa hashtag ipabitag mo. Galing Nasugbo. Si Mang Leopoldo. 2 dekada ng tour guide sa Nasugbo, Batangas. Ang kanyang trabaho ay alalaya ng mga turistang gustong akitin ang Mount Talamitan na sikat na bundok sa Nasugbo, Batangas. 3 barangay nakakasako sa Mount Talamitan. Barangay Aga, Barangay Kairialaw, at Barangay Mataas na Pulo. Ang 3 barangay na daw ito ay sobra-sobrang makasingil sa environmental fee sa mga turista.
imbes daw itips sa mga tour guide ay kaduda-dudang environmental fee na pupunta. Exciting to, ano? Tingnan nga natin. Ang mga detalye ng sumbong, pakinggan natin, panoorin. Ako po si Leopoldo Bausas, nanggaling pa po ko sa Nasugbu, Batangas, Barangay Aga, Sitio Bayabasan. Idinudulog ko po ito, nilalapit ko sa bitag para ma-resolve ang mga viral mint fee na sobra-sobra talaga ang paniningil na illegal. Ang gusto po namin, maiayos talaga dahil kami pong kawawang mga tour guides. Sa imbis na kumita po kami ng tour guides, sa environment niya napupunta. Sa mga resibo po, katulad ng 20 pesos, eh, ginagawa nilang 40. Dapat po, ay yun kung talagang resibo lang i-20, 20 lang po ang masino. Wala po talaga resibo, lahat-lahat, registration lang, logbook. May karapatan bang DALG mangulekta ng environmental fee doon sa lugar na dapat pinangingisiwa ng DNR? Yan ang tanong natin. Pangalawa, sana pupunta yung pera na yon, saan ginagamit? Ginagamit ng munisipyo o binibigay sa DNR para doon sa mga forest rangers o di naman kaya kung sino yung nagbabantay sa lugar at hindi parang kotong na ginagawa ng DALG. Yan ba'y isang uri ng buwis, ng pagbubuwis na dinedeklara? May mga resibo ba pag nagbigay sila? Po, 20. Tingin naman? 20 lang po, pero 40 ang sinisigil. I'd like you to investigate this. Find out exactly. Okay, take care of this. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipapitag mo. Nag-imbestiga na po kami, mga boss. Nagka-interest po kami dahil tourism po ito kung titingnan po natin. Ang DALG, iba po sa Department of Tourism, pero may provincial tourism po sa mga probinsya. At pero naman, ito'y pangangalaga sa kalikasan ay DNR po dapat. Ano? Ngayon, imbestigahan po natin para makasunod po kayo. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya. Ano? Itong nagrareklamong tour guide, si Leopoldo Bausas. Ayan, ngayon, Mang Leopoldo, magandang umaga po sa inyo. Sino naman to? Hindi naman to si Mang Leopoldo, si Leopolda. Hintayin mo lang, di pa naman natin. Oh, ayan, nag-aaway pang dalawa. Nagsasalita na sila dyan. Oh, sige. Bakit? Leopoldo, Leopolda, ano ba to? Babae itong nakikita natin. Pakita. Sige, pakitawagan mo sandali. Medyo baka mag-aay. Mang Leopoldo, magandang umaga sa'yo. Ano ba nakikita ng Leopoldo? Hello po. Wala pong boses na narating dito. Okay. Sa telepono lang. Balikan natin si Leopoldo. Baka mag-aaway pa sila ni Leopolda. Sige. Idaya sa telepono. Mas maganda kung telepono lang. Eh, mahirap kasi gusto na makita mukha nila sa TV. Okay lang sana. Piernes. Kaya lang, bumulaga sa atin si Leopolda. Tawagan si Leopoldo. Mang Leopoldo. Biyernes po ngayon, thank God it's Friday. Relax po tayo ng konti. Kaya nga medyo dito, estilo po natin pagdating ng Biyernes, looking forward to the weekend. So, 20 years na po na tour guide si Mang Leopoldo. Dito po sa Talamitan, Mount Talamitan. Old Trail ng Mount Talamitan, dumadaan si Leopoldo. Ang registration fee at ecological fees na sinisingil, 25 pesos, Barangay Mataas Pulo. Pagdating po doon sa 25 pesos naman daw ay sa private. At 40 pesos, Barangay Kairilaw, may resibo naman daw. 60 pesos bago makarating sa summit. Ang dami naman ito. Ano ba meron dyan sa... At ang ibang registration fee ay isinisulat lang daw sa logbook at walang resibo. May mga nagtatanong rin ng mga turista dahil maraming sinisingil bago ka lang makasimula mag-hike. So, bago ka mag-hike, sa unang hakbang, singil agad. Siguro ganun ang gustong sabihin. Balikan natin si Mang Leopoldo sa telepono na lang. Mang Leopoldo, magandang umaga po sa iyo, Mang Leopoldo. Ako, magandang umaga po din. Mang Leopoldo? Ako, sir. Okay, layo mo ng konti yung telepono. Ano? Ikaw ba'y nasa tok-tok ng bundok? Nandito lang po, sir. Sa bahay, sir. Ah, sa bahay ka lang. Okay. Okay, Mang Leopoldo. Okay, 20 years ka na. Okay, manok mo ah. Parang ayaw at makikisaw-saw ah.
20 years ka ng tour guide diyan sa inyong ano diyan sa Nasugbo, tama? Opo, sir. All right. All right, nagtutour guide ka pa rin ba o medyo nawawalan ka ng gana dahil sa sobrang singil bago makarating yung mga ginagabayan mo mga turista? Opo, sir, nawawalan ng gana halos lahat kami mga guide dito dahil sa sobrang laki na ng registration. May bago nga po ulo itinayo dito, 20 bago 30 ang sinisingil. Mm-hmm. So lahat-lahat kung bibilangin natin singil para makarating diyan sa bundok ano ba to? Talamitan, magkano? Higit 200 po, sir. Boy, ano ba meron diyan sa bundok na 'yan? Po, sir, sa kanila, tatlong barangay po nakakasakop, nagkanya-kanya na po na registration. Mhm. Ano bang may hiwaga ba diyan? Medyo pag nakakuha tayo ng anting-anting, biro lang ano. Kasi parang napakaganda ng bundok, kaya lang bago ka makarating, eh sabi mo 200 ang babayaran mo. Opo, maabot na po nang mahigit dahil okay. Dami po dito, may private na hindi naman dumadaan sa private. Sinisingal lang pa rin, may patok sa mga konsyal. Abay, kita mo nga naman. So, magkano napupunta ang kinikita mo bilang tour guide na ginagabayan mo itong mga turista papunta? Hindi na po maging 500 minimum namin, nagiging mababa na dahil sa laki nga ng registration. Hindi na kami sa mga ginagabay namin dahil sa laki daw po ng registration. Mm-hmm. Gaano kahaba ang lakad papunta para marating yung paroroonan ninyo? Pagka medyo mga first-timers, sir, mga 3 oras, pag trilogy, bali kalahating araw, sir. Kalahating araw, mhm. So, mahirap yung trabaho mo na yan, tama? Ay, napakahirap, sir. Siyempre, obligasyon naming alagaan ng mga guests, picturean, kailangan safety ang buhay nila. Okay. Kayo ba yung mga rehistrado rin sa provincial office or sa provincial tourism or nakikipag-ugnayan ba? Meron ba kayong kasamang mga police or kayo-kayo lang? Safe ba dyan? Dati po rehistrado kasi pinabayaan na po ng barangay. Hindi na nila registration. Kami po'y dati rehistrado. Ngayon, sinasabi nga po ng taga-Kayre raw, illegal daw po kami. Pero dati po kami ang talagang registration sa tourism. So, ano naman ang sinabi ng provincial tourism ng Batangas diyan sa lugar ninyo? Eh, dapat hindi ba kayo irerehistro diyan? Kasi, eh, tourism yan eh. Eh, hindi ba dapat kukuha kayo ng ano, permit? Wala akong pakilaman tourism sa amin dito, kaya nahingi po kami per ng tulong sa inyo eh. Ah, ganun. Mm-hmm. Eh, yung bandahilan kung bakit pumupunta ka rito, para man mapangalagaan ang kapakanan ninyo. Oh, sir, para mayayos na ng tuluyan to at ng matahimik na, napakagulo po talaga dito eh. Ala eh, pag ganyan ang ginawa mo sa akin, mapipilitan ako. Ako'y lalaking kausap eh. Eh kung ganun, okay, eh kung ganun. Naman eh. Talaga'y matulungan nyo. Eh ngayon nga, nagkayo na naman sila ng babong registration. May lagay na naman ang mga panibabong konsyal. Ay, relax ka lang muna. Biyernes ngayon, baka tumas ang blood pressure mo dyan. Ang Leopoldo eh. Meron ka bang tubig dyan para ma-shot ng konti? Marang, ma-relax. Hindi ko na pong kayanin. Hindi na tubig. Okay, tumawag ang BITAG sa Tourism Office ng Nasugbo, Batangas. Ayon sa kanilang Tourism Officer, na-actionan nila ang isyu ito. Hindi raw pwedeng maningil ng registration fee ang ibang barangay. Isang beses lang daw dapat magbayad ang mga turistang aakyat sa Mount Talamitan at 20 pesos lang daw ang approved nila. Ayan, nakikita nyo. Hindi na raw sasagot ang kanilang Tourism Officer sa BITAG. Dahil sa nangyaring kahiyan siguro ito, kaya nagpaliwanag na lang. Okay naman, tinatanggap namin. Kaya no need na daw ma'am to show up sa live program. Kundi ka ba naman may tok-tok sa kokote mo na yan? Kaya nga kayo tinatawagan para kayo magpaliwanag. Eh, nagiging media shy kayo eh. Kaya binibigyan nga kayo ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Kung hindi kayo gaayo yung pagkaliwanag, ibig sabihin sangkot kayo dyan sa kalokohan na yan. Umayos nga kayo. Abay, kung may iba raw magreklamo, pupunta na lang sila sa opisina. Linga kayo dito, punta kayo rito. Bibigyan ko kayo ng kape. Para kausap tayo ng maayos dito. Siguro maganda rito, ano? Kausapin muna natin itong si well, Department Head ng Provincial Tourism and Cultural Affairs sa province ng Batangas para medyo magkaliwanagan. Kami po rito sa BITAG, hashtag iba BITAG mo, hindi po kami nagsisino-sino. Nakikipagtulungan po kami sa pamahalaan, sa mga tanggapan, dahil hindi naman kami public official. Hindi po kami mga public servant.
Ang layo rin po namin makatulong as community service po. Tulad nitong ginagawa namin. At gusto naming panawagan, paaksyonin yung mga tanggapan na kinakailan silipin kung may pagkukulang or problema. Kaya yung pong linawin po natin, kaya mahinahon lang po ako pag nagsalita rito. Relax kasi. So pwede ba natin matawagan para ito naman ay tinatawagan natin siguro na Biyernes ngayon. Mukhang mahina at ang signal natin papuntang Batangas, ano? O namimili ata. O sige, okay na. Ayun, pasok tayo rito. Department Head ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ng Province ng Batangas, si Catherine Erica Butid. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Butid. Magandang umaga po, Sir Ben. Alright, Ma'am, salamat po sa pagtanggap ng tawag po namin ngayong Biyernes. Ano? Live po tayo sa IBC TV 30, Ma'am. Yes po. Alright, Ma'am, ito lang, ano, paparating lang po namin sa inyo. Yung hung, may isa pong mga, at hindi lang po isa, at mga tour guide po rito, nawawalang gana na sila na mag-tour guide kasi ang dami raw pong dinadaan ng koleksyon papunta po sa Mount Talamitan. So, dito po kasi, I think na nalinaw rin po ata ninyo, at tanggapan po rin nyo, na 20 pesos lang dapat, isang beses lang sa barangay. Kaya lang lumara po po yung ecological fee ata sa province of Batangas. May resibo naman. Ang sistema, eh dami pong barangay na dadaanan at bawat barangay nangungulekta ng walang resibo. Kaya umaabot daw po ng 200 pesos ang binabayad ng mga turista. Makaakyat lang sa bundok ng Mount Talamitan. Eh yun pong reklamo ng isang tourist guide na bumaba pa mula sa Nasugbo, makaabot lang po ang kalansumbong sa amin. Pinaabot po namin sa inyo, ma'am. Ano pong magagawa natin dito, ma'am? Sa inyo po to, tourism eh. Okay po. Thank you, Sir Ben, for forwarding us this concern. Nakausap na po namin ang Municipal Tourism Officer ng Nasugbo, kung saan sila po yung talagang pinakang focal person. Ano po? Mm-hmm. Ang statement po nila is, meron naman po talagang municipal ordinance na para po mag-collect nitong ecological fee sa Mount Talamitan. Mm-hmm. Ngayon lang po, kumbaga ang authorized pong mangolekta ay isang barangay pa lamang po. Ito pong barangay Cairilao. Mm-hmm. Actually, tatlo po ang entry points sa Mount Talamitan. Barangay okay. Cairilao, barangay Aga, at saka po barangay Mataas na Kulo. Pero mm-hmm. wala pa po ini-enact sa ordinance yung dalawang barangay, Aga at saka po barangay Mataas na Kulo. Doon nakaka-receive na nga po sila ng complaints na meron po mga private individuals, hindi naman po mga taong gobyerno, mga taga-barangay, ang nangongolekta. Opo. So, ang ginawa pong action ng atin pong municipal tourism officer through their municipal legal officer ay nagbigay na po sila ng letter noong February 14, 2024, address po sa mga barangay captains po nitong tatlong barangay. Mm-hmm. And ang issue po sila ng warning, ano po, mm-hmm. Kausapin po itong mga taong nirereklamo mm-hmm. na naniningil po na dapat hindi po sila maningil kasi hindi po sila authorized. Mm-hmm. At saka po, nakalagay din naman po doon sa ordinance na kapag hindi po sumunod sa warning, eh meron naman pong kakulang violation o okay. Babayaran. Well, ma'am, maraming salamat. Ano, binigay niyo pong linaw ngayon. Ano? Siguro, ma'am, dahil nakaabot na sa inyong tanggapan, first time din, kasi hindi naman natin talaga makikita kung anong nangyayari on the ground kapag wala po nag-report, di ba? Tama po. At dito po, inaasahan po namin na magagawa niyo pong ito ho'y kinakailangan yung mga ayusin kasi naniniwala po kami na kunyan talaga yung Mount Talamitan pinupuntahan ng mga turista, ay maganda po yan. Naniniwala rin po kami, may karapatan po ang lokal na pamahalaan o munisipyo na maglabas po ng ordinansa sa ikabubuti po, siguro, o kapakanan, siguridad, at pangalagaan po yung kapaligiran. Ito po, sinasabi, ecology natin, tama po yan, na para may saayos. Kasi habang dumadami, kinakailangan pangasiwaan, i-manage yung pong pinupuntahan. O, wala po tayong problema, ma'am. Sa ngayon, kinakailangan lang maging, ito'y siguro documented na anumang koleksyon na manggagaling po dyan, wala naman po tayong problema. Ano lang po na mapupunta po sa kaban ng sinasabing munisipyo para may saayos. At nagre-reklamo rin po kasi mga tour guide na lumiliit ang kalangkita sa sobra po ng mahirap pong trabaho ng tour guide, sa sobra pong singil na umaabot po ng 200 piso sa isang tao na dadaanan. Actually, 20 pesos lang naman po talaga. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Siguro, ma'am, ganito na lang, ma'am Catherine, ano?
ipaabot nyo na lang po siguro. Bahala na po kayo dahil LGU issue po to. Kayo naman, nasa tourism din, sa provincial, siguro you can just call and siguro all points bulletin nyo na lang po na mas ayos na po dahil para naman medyo maging masaya yung mga tour guide nating lokal dyan sa salsa lugar. They know better. Di ba, ma'am? Yes, papo. Makikipag-ugnayan po kami sana Cebu Tourism Office. Para pumaayos po itong issue. Ito ma'am, actually, no, kausapin natin itong tour guide si Leopold. Mang Leopoldo, nakikinig ka ba? Opo, sir. Okay na sa iyo. Nakausap na natin yung head ng Provincial Tourism, si Ma'am Catherine, at mag-iimbestiga na sila at nagsabi na sila na hindi po pwede yan at kinakailangan ordinansa. At Mang Leopoldo, kinakailangan din kasi ng tawag dito na pangasiwaan na yung mga lugar na pinupuntahan. Okay, sige. Meron ka ba bang ibang gustong sabihin ka dito kay Ma'am Catherine na gusto mo ipaabot? Kasi ayan na, provincial head ng tourism. Gusto mo sabihin sa kanya? Masasabi ko ba, ma'am, maraming salamat sa tulong na ipapaabot nyo ngayon. Iintayin po namin mga tour guide yung dito. Oh, ma'am, nasabi niya na po. Iintayin niya lang daw ang tour. Maraming salamat daw, Ma'am Catherine. Okay, maraming salamat din po sa pagpapaabot po ng issue. Oh, Ma'am Catherine, maraming salamat. Looking forward na masayos to at mabilisan. Para ito ay maraming aakit ngayon dyan dahil medyo pa-summer na po tayo. Maraming pupuntahan dyan. So, sige, good luck sa inyo, Ma'am Catherine. Salamat okay. Din po, Sir Ben. Okay, mabuhay po kayo. Dito naman sa tour guide, si Mang Leopoldo. Diyan ka pa ba? Apo. Mang Leopoldo, ano? So, ngayon, okay ka na? Apo. Maraming salamat sa tour guide. Walang ano man, naipunta ka lang. Eh, ako'y malimit dyan sa Nasugbo dahil alam mo naman siguro yung lugar dyan na ano, na Amara en Terraza. Or alam mo naman siguro yung lugar ng Punta Fuego. Oo. Well, minsan-minsan napapadaan ako dyan. Kung minsan, natitigil ako dyan. Okay? Kung may problema ka, ilika, punta ka roon sa amin. Para kape-kape muna tayo, tapos para mag-usap tayo. Okay ba sa'yo? Salamat po, sir. At meron naman akong cook, cameraman na, driver pa, marunong magluto. Ala, masarap ng ano to. Tawilis na inano sa ano. So, ibang klase ang luto niya, parang papatitikman kita. Ang pangalan niya si Raul. Ang taster ko si James. Okay. Anytime, imbitado kita pag may problema ka pa, ha? Apo, sir. Okay. Total, may cellphone number ka na, well, pwede kitang tawagan. So, minsan gusto ko maglibot-libot dyan. Baka po pwedeng sama kita? Apo, sir. Sige, sir. Pwede ba kaming magpasama sa'yo? Apo, sir. Open po ako sa inyo, sir. Sige. At sasama ko rin to. Kaya lang, meron yung may isang kasamahan ako rito na, ano kaya, medyo mahina ang tuhod eh. Delikado ba pag umakyat ng mga bundok? Hindi naman sir matyado sir. Alalay lang naman sir. Anong kinakailangan pag umaakyat sa mga bundok? Anong mga dapat dalhin? Para ito naman sa nakikinig yung aking isang cameraman si James. Mga tubig ang emergency sir. Ang pag-aik naman hindi kailangan madali yan. Gaano karaming tubig ang dadalhin? Kinakailangan kasi mahirap na pag medyo mainit, di ba? Itang 1.5 per eh, kaya na. Siyempre, pag ganyan, bawal yung mga hindi inumin, tubig lang talaga para mapunta sa... Tama? Sige. O sige, maraming sa... Anong tip mo naman para doon sa mga gustong... makikinig ako, anong tip mo para doon sa mga gustong pumunta ng mga bundok, kapareho niyan? Ang mga dapat nilang dalhin, anong susuotin, anong... alam mo naman, kay just in case first aid, anong advice mo sa kanila? Tubig lang ang importante, tsaka laging maaga, lalo na ngayon summer, sir. Kailangan ni maaga mag-hike dahil pag summer, yung mainit na yung halian. Ayun. Sige. Andiyan, James, narinig mo? Tubig, ha? Hindi gin. Okay, sige. Maraming salamat, Mang Leopoldo. Sige, sir. Thank you, po. Ayun po. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak. Tatak Bitag po. Ako po si Ben, si Bitag. Ito po'y hashtag ibabitag mo.
Hashtag Ipabitag Mo, in partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Tinapayan Festival, Laos Group of Companies. Sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat, sinusulong PCSO, PCSO. Di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng Hashtag Ipabitag Mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinain. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Hindi umuurong sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat, sinusulong PCSO, PCSO. Pagtulong ang PCSO, PCSO. Muntikan ko na, wala pong, marami pong hindi nakakalam na muntikan ko nang hamunin sa parking lot itong si Trillanes. Eh kaso hindi pa tapos yung hearing at medyo nagmadali, nakaalis agad. Yung sasabihin mong kabastusan runs in the family, you insult the whole family. Di po tama yun. Why don't you look at yourself in the mirror? So you'll understand the meaning of bastos. You will surely see yourself the epitome of a brazen, ill-mannered, nasty, lack of decorum, former public official, a senator of the land that was before. Ngayon sa akin masasabi sa iyo, good luck to your mayoral run in Caloocan City. Ang podcast po ng Bitag Live Ben Tulfo podcast ay Monday, Wednesday, and Friday. Lahat po ng mga may init na issue, tinatalakay po natin yan. I mean, uncensored, unfiltered po ang dating natin. Pero hindi po kami nanggigiba. Sa halip, tinatalakay po natin yung mga issue pagdating dyan on national scale. Hindi po siya pwedeng pan-TV, kaya eksklusibo lamang po. Kung kayo hindi pa nakapag-subscribe sa aming YouTube,
TV, Bitag Official. Subscribe and then go over doon sa mga playlist po namin na mapapanood nyo para masundan nyo po, no? Mga init na issue. In the meantime, balik po tayo rito. Sa aming public service po, dito ho sa hashtag ipabitag mo. Dalawang klaseng servisyo po aming nagagawa. Either pakikilusin po namin or nililinaw po natin at pinakikita po natin yung mga bagay na dapat makita ng tao para yung mga mali tinutuwid. Naniniwala po kami sa ating gobyerno. Lalo talagang importante. May tiwala po tayo sa sistema ng ating pamahalaan. Kung minsan nagkukulang po kasi kaya importante, medyo ang gagawin po natin, linawin po at tawag pansin. Call to action kung tawagin. Matatandaan niyo ba yung senior citizen na galing Aklan, lumipad pa para makarating sa Maynila? Sa aming tanggapan. Ang kanyang nirereklamo, barangay captain ng Aklan, ano nangyari doon? Hinarang po. Yan po, binakuran ang kanyang bahay noon. Nakaraang March 5 po yan, inere po na. Ito po sa hashtag ipabitag mo ni Eldiza Idao. Si Nanay Eldiza, isang senior citizen mulang Aklan. Kaya ito, nagbiyahe pa pamaklan, pumunta rito para ipaabot ang sumbong. Abay, inareklamo niya ang kapitan dahil nilagyan daw ng malaking bato at sakong hinarang. Ayan, nakita nyo sa loob. And then, anong nangyari? Hindi sila makalabas sa loob, kaya pumunta rito at inaangkin daw ng kapitan. Inere po natin to. Sundan nyo lang po, ano? And malalaman nyo po kung anong status ngayon. Pero bago niyan, balikan muna natin ang detalye ng sumbong. May update na po kami. Panoorin. Nilagyan niya po ng bakod yung tinutuluyan nitong matanda nakikita po sa TV. Ngayon, nag-imbestiga po kami sa lokal na pamahalaan sa munisipyo. Wala pong fencing permit na ibinigay kay barangay chairman. I do not want anybody gamitin ang kanyang posisyon. He is the issue. Siya po nagre-reklamo, tapos kapitan siya. Hindi naman po ito trabaho ng barangay. Ginagamit niyang tanggapan. You understand what I'm saying? Ang gobernador, malaki po talagang kapangyarihan . May karapatan po siyang ipatawag yung mga opisyalis, mayor, hanggang sa barangay, kung may panlalabis. Importante, humarap ka rito. Hindi kami makikipag-away. We're not here to debate. We're not here to argue. We're here to bring the issue. And the issue needs to be resolved. Di pwedeng manahimik ka. Bakit hindi nyo po tawagin yung magkabilang panig? Nag-investiga na po kami. Pare po sila, mga claimant. Wala naman po silang titulo. Refer ko na po ito sa legal department po namin. You're playing safe. Now, may conflict of interest po rito, sir. Manindigan po kayo, sir. Gobernador po kayo . In fairness, gobernador sumagot naman sa atin. At una, medyo hesitant po siya. Gusto niya hukuman ang gagamitin. Mali, alam niyo, ang hukuman, huwag natin gawing dump site, tambakan ng mga reklamo. Dahil pag ang isang opisyal is hinalal ang opisyal, hinalal, ano? Public servant, elected. Gobernador, mayor, or kahit sino, senador, congressman. May pananagutan ka na sa taong bayan. Pagpaninilbihan mo, dapat alam mo. Itong parting to, inidulog po namin kay gobernador. Umaksyon naman si gobernador, pero may hesitation that time. So, nilinaw po namin, winalk through po namin. Teka muna, kapag ang isang opisyalis naninilbihan sa gobyerno, at ikay barangay chairman, at pagkatapos ginamit mo ang posisyon mo, ang kapangyarihan mo dahil sa posisyon mo, at ikaw mismo yung complainant, at yung ito'y katunggali, simpleng tao, ikay may posisyon, maling-mali yun. May update dito. Update siguro mas maganda. Pakita agad muna natin. Matapos po makausap ng sa aming programa, ang gobernador ng Aklan, si Jose Enrique Miraflores, ay agad ito'y nagbaba ng sulat. Nagpatawag kay Cap Rizal Rodriguez Sr. ang inarereklamong ito ni Nanay Eldiza Idao. At DALG ng Aklan, agad naman umuwi sa Aklan si Nanay Eldiza Idao, March 7, kahapon po ito. Ayon, ito'y kila Nanay Eldiza, tuloy nang tinanggal ang mga harang na bato at sako. Ayan, tuloy na tinanggal. Ayan na pong itsura. Abay, maaliwalas. Wala nang mga kung ano-ano. Salamat kay Gobernador Comilos din naman. In fairness, ano? Bilang ama ng barangay. Salamat sa iyo, Gob, at nay, ginagawa niyo po
na kayo na namagitan dahil wala po talagang fencing permit. Ito po yung before. Pakita po natin, bago nangyari, ito pong itsura ng bahay noon na ayan, binakuran sa loob. Kaya dumulog sa ating sinanay. Ito na po ang itsura. Ngayon, ayan, wala na. Malinis na. Ito ho'y kami ho'y pagnanawagan po sa inyo. Trabaho lang, walang personalan. Kayo mga public servant, kami hindi po. Kami po'y nasa media, matataeng at bibig ng taong bangin, ipagtanggol yung mga taong niyuyurakan ng karapatan nila. At tatayo po kami. At gagamitin po namin yung aming, ang tawag ho, the badge ng isang journalist, tumindig at ipakita yung anong tama at totoo dahil nakikita po namin yung mga sakit sa sistema, the infirmities kung tawagin, na kinakailan ayusin. Yan lang pong aming sinasabi, kaya may ipabitag mo. Wala po kaming pakialam kahit sino pa kayong mga Herodes, Esta, si Judas, si Barabas, si Satanas sa impyerno, kaya hindi pwede bumaba ng lupa. Eh kung gusto ni Satanas makipaglokohan, bahala na si James sa kanya. Okay, sila na magtutuos. Dito po sa amin, nagawa na po namin. Ano? In the meantime, kausapin muna natin si Lola Eldiza Idao. Lola, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, sir. Okay ka na. Salamat. Ako'y natutuwa sa iyo. Pagpapadala mo, ito'y pinaabot mo yung sumbong mo. Inaksyonan namin. Nakita namin naman na may nasa punto po, nasa tama po kayo at maganda naman ay ginawa ni Gobernador, ano? Yung nagawa niya, ipinatanggal na yung bakod kasi illegal yun, wala siyang fencing permit. So, okay ka na ngayon, Lola? Opo, sir. Salamat sa tulong niyo at nakuha na talaga yung, ano, yung binakod nila sa amin. Okay. Ang mahalaga dyan, Nay, eh, nakuha mo yung gusto mo at gusto mo lang, ayan, maliwalas na, pwede ka na, hindi ka na binakuran, hindi ka na kinulong. Sa tulong yan ng gobernador, ha? Bibigyan din naman natin ng kredito yung gobernador ninyo, ha? Si Governor Miraflores, ginawa niya yung bagay na gusto mo. Ako naman, ay nagpapaabot lang. Hindi naman ako public servant. Yan po ang public servant. Sila po yung naninilbihan sa taong bayan. Kaya ako yung nagpapasalamat kay Gobernador, ay nagpapasalamat din ako sa iyo na binabot mo sa amin at nalaman namin, kaya hindi na po pwede maulit yung mga ganyang klaseng gawain. Okay? Lola? Opo. Pag may problema ka pa, takbo ka lang sa amin. Kahit wag ka nang pumunta rito, tawagan mo lang ako, okay ka na, ha? Opo, sir. Maraming salamat talaga. Walang ano man. Okay? Okay? Okay, sa sige. Kay Gobernador, nagpasalamat din ako dahil naaksyonan niya kaagad yung hiningi ko sa kanyang tulong. Mm-hmm. Okay. Siya kasi yung ama ng lalawigan. Kaya kahit naman ako, nagpapasalamat na rin sa kanya. Okay, ma'am? Alright? Opo. O, sige. Ingat po kayo, nanay, ha? Okay, sige. Salamat, sir. Alright. Salamat. Ito. Okay. Alright, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong, serbisyo, may tatakpo. Tatak Bitag. Sino si Bitag? Si Ben. Sino si Ben? Yung may salamin. Sino si Ben? Yung may bigote. Sino si Ben? Si Ben si Bitag. Sino si Bitag? Ito yung programang Hashtag Ipabitag Mo. Hashtag Ipabitag Mo in partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Tinapayan Festival, Laos Group of Companies. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong. Sa pagtulong ang PCSO, PCSO.
para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Hindi umuurong sa pagtulong, kaunggawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Pagtulong ang PCSO, PCSO. Nagbabalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Road rage. Ito ay nangyayari sa mga lansangan. Ay pag-aasal po ito ng mga motoristang mainitin ng ulo at nauuwi sa duruhan, buwisitan sa lansangan, kuminsan bumababa at dinuduro yung isa, kuminsan nagkakasakitan at pinakamatindi rito. Hindi lang po yan, ano? Magkakaroon ng madugong konfrontasyon na nauwi na may nasasawi. Mag-iingat po kayo. Ang road rage po, bago po tayo magmaneho, ito naman ay sinasabi ng Ondalubhasa, kinakailangan na pagpahinga po kayo. Okay? Magandang tulog ninyo. Huwag kayong magmamaneho pag mainit ulo ninyo. Kasi pag mainit ang ulo ninyo, madali kayo makante sa lansangan. Madali nyo mapansin, mapuna yung mga pinagagawa ng motoristang sa gilid ninyo, sa tabi nyo, sa unahan ninyo, sa likuran ninyo, na bubuisit kayo. Kaya, eto ano, nangyayari po ito kahit sa anumang bansa, matindi. Oh, ngayon, ano ba ang dahilan ng road rage? Minsan kasi kulang sa pahinga, kulang sa tulog. Ngayon, may pinagdadaan ng problema sa buhay yung tao. Dala-dala niya yun, mabigat, kuminsan, aburido. Ang mga ganitong taong delikado dahil mas mabilis silang sumiklab at magalit sa kalsada. Madaming mga insidenteng road rage na inimbestigahan na po ng bitag. Mangyari po yan, matagal ang panahon. Pinakahuli, isang pulis nagpakita ng kanyang ID na ginawa niyang lisensya para iwan at takbuhan ang kanyang motorisang nabiktima. Ito po'y dinulog po sa amin. At hinahanap po namin yung pulis, kung sino man to, noon to, kung inyong matatandaan. At maganda siguro itong insidente na to kay Blast from the Past na nagmula po rito sa Sumbong, nilapit po sa amin, inaksyonan po namin, sana may matutunan po kayo rito. Ano? Ito panoorin, balik tanaw. Ang balita natin dito, lumutang na ang pulis na medyo natatakot sa atin. So hindi natin tinatakot, importante rito makita, ilutang yung pulis. I don't want any cover-up. Hanapin kung saan yung pulis na yon. We need to see the police. Mas mabuti talaga, sir, na iparating kay General Nartates, sir. Importante rito makita ni General Nartates muna. Magagalit ba? Kakagalitan niya? Kasi bihira tong general to pag nagsasalita, matipid sa media. Marami pang mga pulis sangkot sa road rage. Puntahan to. Wala na marami sa chat. Just
district director. Pailan mo ng kaso dahil magre-reklamo ito, pupunta sa iyo. Naaawa na ako dito eh. Na huwag niya nang palakihin, baka mamaya manakot pa siya. Pag-usahan mo siya to be accountable for that incident. Pinatawag ko na yun, yung mga investigador, at dala-dala na nila yung case folder para mapirmahan mo na at ma-file yung kaso. Si Sir Ben? Si Sir Ben po. Oo, kausapin ako. Opo. Speaker Ben. General, bago mo sampan ang kaso yun, harap mo muna yan sa feedback. Kasi pag hirampan mo naman kaso yan, ibig sabihin, hindi na namin siya po. Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir. Kontakin namin siya. Kaya nga, pumunta rin. May karapatan yung pulis niyo. Harapin. Sagutin yung nag-aakos sa kanya. Para mabigyan siya ng due process. Correct. Correct. Thank you. Sige, tawagan mo. Tawagan mo. Lot of factors. Siguro unang-una doon yung tinatawag nating frustration. Para bang ang tagal-tagal na nating sinasabi na palaging traffic, nag-aag even scheme na tayo, pero ganun pa rin yung nangyayari. Meron talagang tinatawag na aggressive yung driver na pag natutong mag-drive, kaskasero, mas mabilis ma-develop ang aggression. Mas mabilis yung silakbo ng damdamin. Another thing, itong taong ito ang nag-undergo ng stress at saka fatigue sa trabaho. Talagang ang tendency, wala ka pang tulog, yung mga ganong element ko, yung tipong may pagka-narcissist na parang pag naungusan ka, hindi pa pwede. Automatic yung impulse na parang ganito. What the f*** is wrong with you? Alam mong sisingit na ganon. Ayaw mo yun. Sisingit ka! Puro ka pa ganyan! Oo! Maaring yung mga tao na talagang naiinitan are also presenting a certain medical condition like masakit na yung ulo, pangalawa, dehydrated yan, or hindi pa nakakain. Yung mga ganong factors, talagang malaking bagay yung para magkaroon ka ng aggression eh. Matatakot ka rin kasi ang bilis nilang maka-attract ng galit to the point na kung sino yung makita, pwedeng mapagbuntunan. Sir, yung NMAX po na motor, Yamaha po, nagpakilala po siya sa akin na pulis nung nabangga niya po ako. Pulis daw siya? Yes, sir. Nagpakita po ng ID, sir. Nagpakita siya ng ID? Yes, sir. So, ito na yun. Siya ba to? Yes po, hinabol po namin siya. So, may plaka? Opo. Here we go. All points bulletin against this guy. We got this girl, okay? May matuli na motor na gusto kaming unahan. Tumama yung unahang parte ng motor ko. Doon po, naipit yung paan ng pasahero ko. Ay. Sir, sabi ko, nakadisgrasya ka po. Tapos hindi niya po ako kinakausap. Tapos ang sabi niya, pulis ako, may magagawa ka. Tapos nagbunot ng ID. Tinakbuhan niya po kami, tapos tinakot pa po kami na pulis daw po siya. Bakit niya po kami tatakutin? Ngayon siya naman po ang nakabangga. May tumatawid, bawal tumbawal lumiko. Bawal lumiko. Bawal lumiko daw kasi may pedestrian yan. No, first time mo ba dito? Ha? First time mo dito? Hindi, dito ako dumadaan. First time mo dito?
Dito ako dumadaan. Kaya nga, first time mo. Ano? Ano gusto mong mangyari? Sinasabihan lang kita, boss. Okay. Unang-una po, humingi po ako ng paumanhin doon sa LIDAR. Kung ano po yung mga nasabi ko or kung ano man yung nagawa kong action doon, sana po mapatawad po ako ng LIDAR. Yan lang po, sir. Case was referred by RD to me. Pinatawag ko na yun, yung mga investigador. At dala-dala na nila yung case folder para mapirmahan mo na at ma-file yung kaso. Kayo naman, magpa-file ng kaso, di ba? Oh, so, kasong reckless imprudence resulting to slight physical injuries and damage to property yung ating ipapile doon sa police. Sige, salamat. Thank you, ha. So, kami naman sa QCPD, hindi natin tinotolerate ang mga ganyang pagkakamali ng polis. But, hindi naman siya sa QCPD naka-assign, kundi sa CAPCRA. So, hinanap lang natin siya. Tsaka dito nangyari yung aksidente sa Quezon City. Yes. Pero hindi natin tinotolerate yan kung may pagkakamali yung mga polis. Nasaan yung mga investigador? Tawagin nyo. Oo. Oh, ito. Yung complainant. Po kayo, po kayo. At nasan yung papel na pipirmahan? Ayan. Sige, pabasa mo sa kanya. Sir Ben? Si Sir Ben po. Oo, kausapin na po. Opo. General, bago mo sampan ang kaso yan, harap mo muna yan sa feedback. Kasi pag hinampan mo naman kaso yan, ibig sabihin, hindi na namin siya po. Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir. Kontakin namin siya. Kaya pumunta rin. May karapatan yung pulis niyo. Harapin. Sagutin yan. Nag-aakos sa kanya. Para mabigyan siya ng due process. Correct. Correct. Thank you. Okay naman. Maganda naman na sabi ni Sir Ben. At least masabi rin. At kung talaga may pagkakamali siya, di humingi siya ng tawad. Due process yun. Tama si Sir Ben. Baka mamaya one-sided din lang. Sige, tawagan mo. Tawagan mo. Humihingi ako ng pamanhin sa lahat. Umiyaya ko mula sa Tarlac, papuntang Maynila, Lutang. Opo. Balik na naw po tayo dyan, ano? Again, inuulit po namin. Kaya po namin pinapalabas yan dahil malapit na po. Summer na ngayon, mainit na kuminsan. Tapos nagbabaneho tayo. May medyo kulang sa tulog. Mag-iingat po kayo, ano? Anybody can be a victim of road rage. Sometimes anybody can become a road rager sa lansangan. Kaya palatandaan, huwag magmaneho pag kayo pagod. Medyo huwag magmaneho pag gutom. Huwag magmaneho kapag medyo may dinadamdam kayo, siguro mag-ganun lang kayo. Mag-public utility vehicle na lang. Parang sa ganun, hindi na kayo umabot sa puntong medyo ireklamo at mapabitag pa kayo. Itong sunod, ano? Natatanda nyo kahapon, pinalabas ng hashtag ibabitag mo ang reklamo ng dispatcher na si Joseph. Si Joseph, inakusahan ng kanyang amo ng dispalko ng halagang 200,000 pesos matapos siyang takbuhan ng kanilang kliyente, yung dispatcher.
Dahil dito si Joseph ang naipit at sinisingil ang kanyang amo. Bukod dito, ikinadena raw ang kanyang ng kanyang amo ang kanyang motorsiklo para hindi magamit. Sa ere, nakausap ko ang narereklamong checker na si Fampilo Marasigan kung saan nalaman ko na wala itong ini-issuing resibo sa kanilang mga transaksyon sa loob ng port. Ngayon, itutuloy natin ang investigasyon ng sumbong na ito. At bago dyan, balikan muna natin ang detalye ng sumbong ni Joseph. Sinisingil ka kayo ng amo mo, kinuha ang motorsiklo mo dahil paniwala ng amo mo, itong si, ano, si Pampilo, inabot sa iyong pera. Ako, ganyan. Okay, Pampilo, tanong ko lang, naibigay mo ba ang pera dito kay Joseph para doon sa bayad ng servisyo nila? Hindi ko po alam ang sarili ako sila sa Pampilo kasi nung... Nagbigay ako nung nagbigay ng Castillan. Wala, yun ay walang permahan. Yung pinakikita niya... Sandali muna. Bakit ka nagbigay ng cash dito ng walang permahan? Kaya nagdudusa ngayon itong si Joseph kasi sinisingil siya ngayon ng kanyang amo na parang binulsa niya. Pagdating dito sa parting to, di ba attorney, dapat may investigasyon ng polis dito para malaman kung may krimen dito? Lumilitaw po na meron pong nagbulsa niya, ginawang Betul. Baka po pumasok ang AMLAC dito. Bakit po? Anti-money laundering council. Kasi po lumilitaw ang bibigat ng transaksyon, 1,000 piso, pero wala pong record ng perang nagpapalitan ng kamay. Inililihit po nila yung talagang tanging kita. May pananagutan po sa BIR yan. Pakinggan mo ako, tabayaran kayo na hindi malinaw dito kung paano walang resibo. Dapat habulin kayo ng BIR dito pareho. May krimen dito. Sino nagnakaw? Ikaw o si Joseph? Exciting to my part 2 to abangan! Kahapon po natin pinalabas to, ano? Makakasama natin uli ngayon si Joseph Elizarde. Magandang umaga sa'yo, Joseph. Magandang umaga po. Kumusta ka naman? Tinawagan ka ba ng iyong dating boss? Kausap ka ba ng mga kasamahan mo? O sino man to? Matapos kahapon? Wala po. Wala naman? Yung Starlink lang po, tumawag po kagabi. Hindi naman po kami nakapag-usap dahil lubat lang po yung phone ko na matay po kagad. So, tinawagan kagabi ng Starlink? Ano sinabi? Ano ang mabilisan? Bakit ka raw tinawagan? Nagsabi po bakit po sila may tumatawag daw po na bitag po. Tinawagan ka dahil may tumatawag ng bitag. Tumawag kami roon talaga. Tinawagan na namin. Tsaka namatay na po yung phone. Tsaka na naubusan ka na. Okay. Alright, ang inarereklamo natin din, kahapon tinawagan po natin dito. Una, inarereklamo natin yung amo nitong si Joseph na yung dati mong amo, ito yung LJ Container Trading. Tama? Apo. Yung amo mo, ano pangalan ng amo mo rito? Loreno? Loreno Di Guillen. Si LJ Loreno na kumbagay, inaakusahan ka na wala pa siyang ebidensya dahil di binigay sa iyo ng pera nung itong dispatcher ng Starlink. Drawer. Na parang pinapalabas na bayad sa iyo pero hindi naman ibinayad sa iyo. Hindi po. Pagkatapos, binabalikan ka ng amo mo. At pagkatapos, ang ginawa, ikaw babayaran mo yung perang... Opo. Okay. Dalawang klase lang tira, Joseph, na gusto sabihin. Dinispal ko mo bang pera? Or hindi inabot sa iyo nitong si Pampilo? Hindi po niya bayad ba po, sir? Hindi kayo. So, walang ibinayad sa iyo? Wala po. Pinaliwanag mo ba sa may-ari ng amo mo na sinabi mo rin kay LJ Moreno, Boss, wala namang ibinabayad sa akin. Bakit ako sisingilin mo? Bakit binawas? Bakit ang motor mo kinandado niya, kinadena niya? Nagpaliwanag ka ba? Opo, alam po nila yun. So, anong ginawa niya? Bakit niya ginawa ng ganun? Tapos, napaliwanag ka na hindi mo kinuha. Na hindi naman, wala nang inaabot si Pampilo sa'yo. Akala po kasi nila, sir, inuwi ko na, nabayad na sa akin, inuwi ko. Kasi nung umuwi ako, hindi pa ako nakabalik agad. Parang lumalabas, pinagsuspetsahan ka. Opo, opo. Kaya ang ginawa sa'yo, dahil naniniwala sila na kinuha mo, parang feeling nila, kinuha mo talaga yung pera. Opo, ganun nga po. Pero ang totoo, wala talagang inaabot siya wala, sa Pampilo. Hindi. Napansin ko rito, Joseph, ano, para maintindihan niyo po mga boss, ano? Hindi po maganda ang kalakaran itong kumpanya na itong inarereklamong Starlink Cargo Solution at saka yung LJ Container Trading dahil nagbabayaran sila nang walang mga resibo. Inaabot lang yung pera. Hindi nag-uusap yung accounting or cheque man lang para mag-issue ng resibo. Sa dalawang kumpanya, may kunting problema rito at hindi lang konti, malaki yung problema rito. Ngayon, ang gusto kong sabihin dito, simple lang. Naiipit ka, pinasasagot sa'yo. Opo. Tama? Asan yung motor mo? Nandun pa rin? pinakuha na po ni sir nung February 9 po. Kinuha ko po. Kinuha na, February 9? Opo. Pinakuha po ni sir doon sa garahe. Binalik sa'yo? Opo. Bakit daw?
ano, kalimutan lang daw po yung... Kalimutan ano, na lang. Sabi mm-hmm. ako, kasi sabi lalapit po. Okay, sandali. Ano? Okay, sige, ganito. Kawawa naman po itong tao, kaya ho may hashtag ibabitag mo. Tumatayo po kami sa mga taong walang kalaban-laban. Kung minsan makapangyarihan, amo natin, or may posisyon, may tungkulin sa pamahalaan. May mga taong may mga medyo mataas sa atin, yung bang mga abusado. Tulad nito, lumapit sa atin si Joseph. Walang kalaban-laban, mukhang inosente. Eh, lumalabas itong amo niya sa halip mag-imbestiga at yung sistema nilang bayaran na walang resibo, abutan lang, parang akala mo rito, nagtataya ka lang ng ano eh, weteng eh. Parang pag nanalo ka, abot lang siya yung pera, walang resibo. May problema to. Nangakong sasagot sa bitag itong si LJ. Itong si sa LJ Container Container Trading, itong si na kaya nangako, ano? Anong pinangako nitong si nito na sila daw sasagot. Oho. Ano daw umaamin siya na hindi niya okay, na monitor na maayos ang transaction ni Joseph. Mhm. Eh kung di ka ba naman may topak sa kukote mo na yan eh. Sundutin ko ng ballpen mamaya, parang John Wick eh. Pag sinundot ko ng ballpen at medyo yung ballpen ko naman eh parang ano naman to eh, gulaman eh. So walang problema. So ngayon, nakita ko ba ng ballpen na gulaman? Yung gulaman eh, walang kwenta. Pero yung kay John Wick kasi pencil lang eh, hindi ma? Parang pangsulat. So, pag nagbayad sa iyo, tatanungin muna kita, no? Pag nagbayad pa sa iyo, wala ka talang resibo? Kung kuha mong pera, inaabot mo lang sa amo mo? Opo. Mm-hmm, okay. Walang maayos na dokumentasyon, inamin din itong boss ni Joseph. At nagkamali raw siya. Umaamin siyang pagkakamali. Pinahirapan mo muna yung tao, ginawa ninyong kawawa. At pagkatapos nakikita ninyo, may tatakbuhan. Nababahag ang mga buntot ninyo, nagkakalansingan ang mga bombolyos ninyo. Kasi nakita kayo ng taong hindi kayo basta-bastang sasantuhin. Tatayo talaga kami sa mga taong walang kalaban-laban kapag medyo inabuso nyo. Inabuso nyo. Hindi lang inabuso, parang pinabayaan ninyo. Hindi nyo binigyan ng kaukulang karapatan na pakinggan lang ang paliwanag kung may katotohanan o hindi. Pinagsamantalahan ninyo dahil sa kanyang mababang posisyon sa kumpanya. Abay, nandito lang. Hindi kami nagbibiro. Yung taong nakasalamin, nakilalang si Ben, si Bitag, hindi kayo sasantuhin. Ngayon, para sa akin, gusto kong sabihin sa inyo, huwag na huwag mauulit to. So, ito namang Starlink, tinawagan namin kahapon, ano? Abay, nakausap sa telepono ng tauhan ng Starlink Solution. Kung saan nabalitaan ko mismo, nagbabanta raw ito, magsasampa ng kaso kung i-ere ko sa bit. Ito, ina-ere ko, sampa niyo ako ng kaso. Sampalin ko yung mga mukha ninyo eh. Bubuisit ako sa inyo, samahan ko pa kayo. Lakong pake, gusto nyo, kung anong hukuman, pumili kayo. Bigyan ko pa kayo ng security. Ipinagkakaloob sa inyong karapatan na marinig kayo, hindi pa naman may tililing kayo sa mga ulo ninyo eh. Abay, kahapon kasi, binantaan. Ang aming gustong malaman kayo sa Starlink is questionin ang pamamaraan ng transaction ninyo sa kliyente ninyo dahil may naagrabyado. Kung ang gusto ninyong palabasin, matatakot kami sa inyo, abay, teka muna. Sinong niloloko nyo? Lokohin yung lelo nyong panot, hindi kami. Ngayon, pag kayo'y magsasampa ng kaso, tuluyan nyo. Huwag yung sasat-sat kayo. Eto nga oh, i-tape nyo ako. Magsasampa kayo ng kaso? Bago kayo magsampa ng kaso, gamitin nyo to kasi buong-buo, hawak namin yung file namin. Pinagkakaloob namin ang karapatan ninyo na makuhanan kasi nag-sign ng waiver to na totoong kanyang reklamo dan dahil sa inyo, sa kapabayaan ninyo, naiipit tong pobre na to. Umamin na yung kliyente ninyo, si LJ. Kung sino man itong sinasabi ninyong LJ Loreno, na nagkamali siya. Ngayon kayo, kung nagkamali siya, ibig sabihin, walang natatanggap yung kliyente ninyo. Bakit iniipit nyo fall gate? Kaya kayo dyan sa Starlink, kaya pakita nga Starlink, gagawin ka kayo, Moonlink na lang kayo eh. Buisit. Kala nyo siguro,
tinawagan na nga kayo para magpaliwanag kayo dahil inarereklamo niya kayo. Hindi naman kami pupunta sa inyo. Wala naman kami pakialam sa negosyo. Wala naman katorya-torya yung negosyo ninyo dahil una sa lahat, hindi kayo nag-i-issue ng resibo. Paano ngayon malalaman ng gobyerno kung tama bang negosyo ninyo at sumatanggap kayo ng mga serbisyo? Sa bawat transaksyon, pag kayo mga privado, malalaking kumpanya, ang serbisyo man ninyo ginawa ng ganon, magbibigay kayo ng official receipt. Yun ay ebidensya. At bakit kayo nagpapayag kayo sa Starlink na itong simpleng taong inuutusan lang para kunin? Eh wala naman kayong inabot bagkos inakusahan pa ng tao ninyo ang pangalan Pampilo kahapon. At sasabihin, nagbayad, nagsisinungaling. Ang ibig sabihin, itong si Pampilo, nilagyan kayo ng ipot sa bunbunan ninyo, eh ipinendeho kayo itong tao na to. Kaya dito, kaharap ko ngayon, pakita natin, eto si Joseph, eto, pumupunta sa amin. Dehadong-dehado. Oh, ang sabi sa amin kahapon daw sa tao namin, investigator namin, hindi basta-basta investigator, mga journalist kami, wag daw ipalabas ito kasi magsasampa sila ng kaso. Lahat kayo, sa pinakamataas hanggang sa baba, papipilahin ko kayo tapos pagsasampalin ko yung mga mukha ninyo, binigyan na nga pinagkaloob na kayo magsalita, ayaw niyo, tapos sasabihin magsasampa kayo. Ano ba boy? Di namin. Ngayon, nagsalita kay kahapon, eh, sinilekturan ko yung tao ninyo. Hindi namin, itong pag ganitong klaseng mga transaksyon na ito, meron kaming tape, kaya hindi namin ipapalabas. Kasi, ebidensya yun na umaamin kayo na may pagkukulang kayo. Hanggat sa hukuman tayo, hindi namin pwedeng ipalabas yan. Just in case, tumawag kami sa inyo, ako mismo, nag-sermon sa inyo. Ayon sa kanila, hindi raw nila tauhan inireklamong checker si Pampilo. Eto, kita mo. Ibig sabihin, nakapasok tong kolokoy na to sa tanggapan rin. Hindi nadalang pangalan niya tapos hindi yung tauhan. Eh, kita mo. Mistake number two, sinungaling. Akala raw nila ay si Pampilo ay representante ng tracking company. Kinuha nila ng serbisyo. Ibig sabihin, mga sangkatarbang mga eng-eng pala kayo. Ibig sabihin, may mga fixer pa sa tanggapan ninyo. Subalit si Joseph pala ang bumabiyahe at nag-middleman lang pala itong si Pampilo. Eh, si Pampilo, nirepresenta kayo. Eh, bakit naman si Pampilo? Inabutan niyo ng pera at tinakbo at itong pobre, sinasabing hindi siya nagbayad. Ano nga akong Starlink na magpapadala sila ng official statement sa bitag? Yun! Pagpadala kayo kasi kung hindi, araw-arawin namin kayo. Paggagawin namin kayong pulutan sa usawan. Masisiyahan kami lahat. Naku, sus Mario Joseph, Biyernes para man ngayon. Ngayon, binibigyan namin parang kayo ng karapatan na marinig ang panig nyo. Although nag-usap na tayo kahapon, nakita ko ng kahinaan ninyo. Isusori-sori pa kayo sa ginawa ninyo nung marinig yung boses ni Tigre. Abay, kasalukuyan ang bitag nakikipag-ugnayan sa Philippine Ports Authority. At lahat ngayon mag-iimbestiga ang PPA sa nangyaring para makita to na bakit nakakapasok yung mga fixer sa inyo dyan. At kayo rin. Nagtatrabaho kayo, may mga serbisyo, dapat malaman ng Philippine Ports Authority kung nga ba'y nag-i-issue kayo ng resibo. Ngayon, nakalaki tuloy. Nakarating na ang reklamo sa Starlink. Ito sa Philippine Ports Authority, kay Joseph, at doon sa kumpanya, mag-iimbestiga sila na dahil naipabitag na sila. Ayun naman pala, gusto nyo talagang sumikat, ha? Gusto nyo talagang sumikat? Instant celebrity kayo. Asos, Mario Joseph. Gustong-gusto ko kayong pasikatin. Okay. James, ihanda mo yung pool of talents natin na para merong sisikat every now and then. Bibigyan natin ng awards. Nagbibiro lang po kami. Be honest. O ngayon, Joseph, okay ka na? Takot ka pa rin. Mag-iimbestiga sila. Tatayo kami sa'yo. Salamat po. Hindi namin pwedeng palagpasin yung taong kay liit-liit mo na yan. Kinakawawa ka. Tsaka humingi na rin po ako ng tulong yan sa kanila, sir. Ba, anong tulong? Na kung matulungan nila ako dun sa, sinisingil ko po kasi yan, Starlink. Tapos sabi, bayad na daw kay Sir Pampilo. Sabi, nung itong mga huling, sabi ko, kung pwede nyo ako, ma'am, sir, tulungan nyo ako na makuha yung hindi pa nabayaran sa akin. Alam nyo naman po yan. Yung pera na yun, para doon sa boss mo? Opo.
Okay, wag ka na makipag-usap, alam na namin. Wag ka makipag-usap dahil ang serbisyo, hindi ka pwedeng manikluhod. Hoy Starlink, magbayad kayo. Wag niyo akong buisitin. Wala akong pakialam kung sino mga talpula nung big time, small time. Kahit na higante, duwende, anghel o demonyo, kabang babanggain ko kung ang anghel pala hindi kasama. Anghel babait. Sa panig ko yun. Demonyo kaya kong banggain. Yan si James ang panbato ko. Okay na. Huwag ka na makiusap. Huwag ka makikiusap. Ha? Opo. Bayaran nyo to. Wala na maraming satsat. Buisit. Ngayon, mag-iimbestiga ng Philippine Ports Authority sa kasong ito. Magkakaalaman na. Dahil sa nag-iisang pambansang sumbungan, kapag kami hinamon at nagbabanta sa inyo, tuluyan nyo. Dahil pag hindi, araw-arawin na, bagawin namin kayong pulutan, sausawan lang kayo para sa amin. Hmm? Ay, naku, malapit na tanghalin. Nagugutom na ako nito. Pork chop. Charap. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Usap tayo sa baba, ha? Ayusin natin to. At hindi pa tapos. Hindi pa tapos to. Naku, pag si Ben medyo tini. Anong ibig sabihin? Tea. Hindi tulfo, tinopak. Tulong at servisyo may tatak. Tea as tatak. Mm-hmm. Si Ben tulfo. Mm-hmm. So, si Ben bitag. Yung may salamin. Hindi nagtatanggal. Bakit? Kahit saan, pwede kong tingnan. Kahit doon, nakikita ko. Tatak. Ben, bitag. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Hashtag, ipabitag mo. In partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Tinapayan Festival, Laos Group of Companies. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar, partner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Huwag basta King's Herbal. Sabihin King's Premium 825ml. Yung kulay berde, yung walang pait pero simpisa ng orihinal. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa. Para makasiguro sa inyong bibiling King's Premium 825ml, iscan ang official QR code. Huwag basta Shopee, huwag basta Lazada, dapat Shopee Mall at Laz Mall. Dito ka makasisiguro sa iyong King's Premium 825ml. Mabibili din ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang sakit. Please watch Cabinet at Work every Monday at 4 p.m. IBC 13. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Bawat sulok ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, hindi titigil sa pagpapahayag ng impormasyong totoo at tama. Maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tutok 13 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito sa IBC 13. King's Premium 825ml. Support our local farmers. All ingredients are locally produced. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit.
rain or shine. Be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and Zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Huwag basta King's Herbal, sabihin King's Premium 825ml. Yung kulay berde, yung walang pait pero simbisa ng orihinal. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa. Para makasiguro sa inyong bibiling King's Premium 825ml, iscan ang official QR code. Huwag basta Shopee, huwag basta Lazada, dapat Shopee Mall at Plaz Mall. Dito ka makasisiguro sa iyong King's Premium 825ml. Mabibili din ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Ipabigtad mo! Okay, nagbabalik po ang nag-iisang pampansang sumbungan, hashtag ipabitag mo Biyernes po ngayon, ano? So, relax po tayo ng konti. Minsan, tumataas, baba. Alam mo naman kasi yung style po natin. Mga gwardiya raw, inarereklamo. Ito, I swim, inarereklamo na naman. I swim. Ay, palalamuin ko ito sa basura itong mga lintik na to. Kung dati, daan-daang mga palero, basurero, garbage collector, ngayon naman, gwardiya ng iSwim ang gustong magpabitag. Sino ang pinabibitag? iSwim. Wala talagang... Siguro, I don't know kung walang kadala-dala o ayaw tumino nitong contractor ng iSwim na para bang akala mo may mataas silang kinakapitan. Di pa nadala nung naunang tinira namin, kaya yung City Hall ng Quezon City, halos ewan. Halos umiyak yung mayor sa galit. Kami mayor dito, Mayor Joy, huwag kang magagalit. Siguro naman, hindi sa iyo to. Mga reklamo rito ay gwardiya. Dati basura, ano? Ngayon, wala daw po sa tamang pasahod, 12 oras ang trabaho, wala rin night differential. Naku, sus Mariosep naman to. Eto na naman. Mayaman na kayo, iSwim, ha? Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Lumalabas na ang baho ninyo unti-unti. Nakaabot na kayo sa Senado. Inaantay na lang natin si Jinggoy. Ha? Ito, Senator Jinggoy, nangako ka. Iimbestigahan mo to. Ha? Ay, naku, Diyos Mariosep. Iba ako, iba yung kapatid ko sa Senado, iba si Bitag. Pag sinabi mong iimbestigahan mo, imbestigahan mo sa Senado. Kapag hindi, ay naku, hindi ako nagbabanta. Ilalabas ko lang. Detalye ng sumbong na ito, panoorin. Kami po ang mga gwardiya ng iSwim International Management Incorporated. Lumapit po kami sa inyo, Sir Ben, para humingi ng tulong sa inireklamo naming 12 hours duty namin na hindi po kami nabibigyan ng overtime. Ganon din po sa night differential namin, pati na rin po sa akin po na under minimum wage po 2021. Sumasahod po ako ng 373. Hanggang sa ngayong kasalukuyan po, ang sahod ko pa lang po is 479. Nagtatrabaho po kami ng 12 oras. Sa palagay naman po namin, hindi tama yung ganung pasahod sa amin na wala ho talaga sa minimum. Lalo na ho kapag ka nalilate kami. Sa 12 oras po na yan na wala kaming overtime, nalilate kami ng 1 minute, may kaltas po yan. Wala po kaming rest day. Kapag ka sa halimbawa ho sa isang linggo na dapat natural na araw ng rest day, kailangan pa ho namin umabsent para makapagpahinga kami. Yun po, yung absent na yun, kailangan pa ho yun ipagpaalam o pag hindi ho nakapagpaalam, pagbalik ho namin kinabukasan, pagbalik ng trabaho, pinag-iinitan na ho kami. May pamilya din ho kaming binubuhay, katulad ko. Kailangan ko pong magtrabaho sa gabi, kinabukasan na mamasada pa ako kasi hindi ko kaya yung talagang buhay nung sahod ko yung pamilya ko. Sir, sana po matulungan niyo po kami. Kunin mo ito. iSwim, wala pang kadala-dala. Mga gwardiya na ayaw pang pasweldohan na tala itong iSwim na ito. Tapos sige, i-airin natin po ilabas para pasok kay pasa kay Jinggoy. Bastos itong iSwim na ito. Walang kadala-dala. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo.
Wala po kaming sakit na kalimot, hindi kami nakakalimot kapag may atraso po sa amin, ano? Yung iSWIM na nareklamo sa Quezon City, doon sa sinasabing maliit na pasahod, mga palero, kawawang kawawa. Mabuti na lang ka, muna dyan po yung DSWD na kipagtulungan at inayos naman ng Quezon City itong kalokohan ng iSWIM. Ito naman ngayon, iSWIM ulit, security guard. Bay, wala po sa tamang pasahod, ano? Makakasama natin yung live sa studio, mga gwardiya ng iSWIM, sina Danny, si Nick, si Erwin, si Michael. Sino si Danny? Ako po. Sino si Nick? Ah, okay, and then apat naman kayo, no? Then si si Erwin, sino? Sir. Okay, sino si Rafi? Wala. Sino si Ben? Ako yun. Tala kasama. Biyernes ngayon. Relax, okay? Matagal ng gwardiya, sina Danny, Nick, Erwin, at Michael sa iSWIM. Tatlong taon na. Si Nick, 3 years. Si Erwin, 3 years. Si Danny, 2 years. Ang kanilang pasok ay umaabot ng 12 oras. 7 in the morning to 7 p.m. sa gabi. Sa night shift naman, 7 sa alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Madalas na night shift ang kanilang schedule upang makapag-sideline sila sa umaga. Ang sahod na tatanggap nila ay under minimum wage. Bastos nung. Wala rin silang day off dahil ang kanilang pasok ay Monday to Sunday. Kaya kung magkaroon na sila ng absent, pinag-iinitan agad sila ng pagbalik na sa trabaho. Ano mga Pilipino ba itong mga nasa iSWIM? Kapag nalalate, kahit 1 minuto, ay kinakaltasan agad sila ng iSWIM. Stricto kayo, pero barat naman kayo. Wala kayo sa tamang sweldo. Pag kakatusan ko mga ulo ninyo eh. Ay, gusto nilang mabayaran sila ng tama, lalo na sa kanilang night differential na hinihingi po nila. Ayan po ang, kaya nandito po sila sa atin. Ngayon, babalikan natin. Okay, sige. Kayo, kumusta naman? Kayo ba yun, may trabaho pa rin? Meron pa sa inyo. Okay. Anong agency'ng humahawak, security agency'ng humahawak sa inyo? Wala po. Wala po. Wala. Admin guard po. Admin guard kayo. Kayo ba ay lisensyado mga gwardiya or pangalan nyo lang gwardiya pero mga... Kayo ba ay may security license? May license po kami, sir. License? Opo. Kayo ba ay nag-training sa SOSIA? Yes po. Mm-hmm. Wala bang agency'ng humahawak sa inyo, security agency? Wala po. Wala po, sir. Wala po. So, yung mga gamit ninyo, sinong supervisor ninyo sa security na yan, sa security agency? Kasi kung security guard kayo, may sumunod kayo sa pamantayan ng sinasabing SOSIA. Hindi po pwedeng pangasiwaan kayo ng privado kasi kung hindi, ang tawag sa inyo doon ay mga ano lang, bantay-bantay lang. Pero ang security guard, iba, kayo ba may mga gamit ng security? May barrel? Wala po. Wala. Batuta lang. Batuta. Flashlight. Flashlight. Oh, hindi kayo security agency. Kayo ba may license na tawag dito, security license? Actually po, sir, ano, bali yung security license po, hindi naman siya totally masyadong issue sa amin. Bali, yung security license po namin, since security guards po kasi kami before. Oo. Yung pong security license namin, doon pa nang galing sa dati naming agency na ginagamit pa namin doon. Tapos nire-renew rin yun na lang po namin kada next time. Nire-renew nyo. Parang lumalabas. Tapos sakaling hingin po yung nung company, may maibigay po. Ganito kasi, una sa lahat, hindi kayo mga security agent, security guard. Kasi wala na kayo, hindi ka pinangangasiwaan ng security, sabi security officer sa ilalim ng sinasabing mga guidelines at patakaran ng SOSIA. Marunong tong iSWIM eh, para madugasan kayo, security guard kayo, pero wala kayong mga gamit. Yes, sir. Okay. Anong gamit nyo? Flashlight? Flashlight, batuta. Batuta? Yung mga ganyan-ganyan ano lang. Ganon. Eh, paano pag niluuban kayo, anong gagawin nyo? Duraan nyo na lang, parang cobra. Flashlight po, itapon. Flashlight, itapon. So, hindi guardian tawag sa inyo? As in, bantay lang kayo? Alright. Yung nga lumalabas, sir. Ay, lumalabas parang ganon. Ano bang ang trato sa kayo ba naka-uniforme or ordinaryong suit? Ganito, sir. Ah, okay. Parang empleyado lang kami. Parang, so, hindi talaga kayong guard. Ang tawag sa inyo, mga empleyado lang kayo. Pero, parang ang title lang ninyo ay parang security. Kasi yun din po yung nasa mga IDs namin. Admin guard, sir. Yung nakalagay. Admin guard. Mm-hmm. Pero wala kayong mga gamit. Wala kayong guard dyan. Wala kayong mga barrel or... Wala naman po. Wala kayong tsapa, hindi ka na kayong uniforme. Wala po. Hindi required. Hindi required. Kasi hindi na kailangan ng gwardiya, kailangan ng muchacho. Oh, siguro, sir. Bastos. Kaya ganon. Naawa ko sa inyo kasi marunong lumusit. Magagaling ang abogado ng mga ito. Nung
yung pinuna namin, yung kanilang ginawa doon sa Quezon City, yung panglalabis at pambabastos, pambabalahura sa mga basurero ng Quezon City, eh halos maipot-ipot ng kanilang mga abogadong pagtatawag sa amin kung aroro matutulong nila sa amin. Anong sabi ko? Ba't mo akong tutulungan? Ang tulungan ninyo, gwardiya ninyo. Di ba nang may sapak sa kukote? Di ko nababanggitin yung mga pangalan ng mga abogado nila eh. Baka mapahiya. So ngayon sa inyo, ewan ko, dahil sa Rodriguez Rizal kayo, no? Hindi kayo sa QC. Medyo tuminod-tinong na sa Quezon City kasi baka magalit na naman yung si Joy. Alam mo naman kasi yun, pag tumaas ang boses, no, matinig masyado. Akala mo, abot hanggang ano eh. Parang masakit sa tenga. Anyway, sige. Sino ang bisor ninyo? Gusto ko maintindihan para maano natin. Kasi parang lumalabas dito sa parting to. Kayo ba'y nagdole na hindi pa? Hindi pa po, sir. So, una sa lahat, wala tayong bisor na pwedeng makausap, maliban lang yung si Sundel na hindi naman sumasagot. Baka lumalangoy pa dun sa kanyang basurahan. So, ang gusto nila ay paabot sa atin kasi importante rito. May update po muna tayo nga doon sa mga garbage collector nga pala, no? Kasi marami po nagsasabi, anong nangyari doon sa mga garbage collector? Well, unang-una, ang ginawa po namin, balik po tayo doon sa mga garbage collector ng Icewim ng Quezon City. Okay, ito. Nakipagtulungan po yung Dolly that time. Nakipagtulungan din, pati yung sinasabing DSWD. Although, may ginawa rin ng Quezon City matapos naming pinalabas yung pananamantala sa mga basurero, palero ng Quezon City sa Icewim. Ang update po ng kaso ng mga garbage collector ng Icewim, kahapon naganap ang kauna-unahang conference sa Dole. Dinaluhan ng mga 70 garbage collector ng Quezon City. Ayan po ang makikita ninyo, dumating daw ang abogado at HR ng Icewim. Ano kaya ang nangyari? Makakausap natin ngayon si Bernel Odo, tagapagsalita ng garbage collector, para mabigyan tayo ng update, ano? Habang tinatawagan muna natin eh, yung mga garbage collector, kasi baka akala ninyo nang tapalan kami nitong mga tapalan ko sila mamaya ng ewan diyan eh. So marami nag-iisip bakit parang medyo namatay. Hindi. Kung tutuusin, yung reklamo ng Icewim, nangako si Jingo Estrada na iimbestigahan sa Senado, sa Senator, etong pananamantala at dito sinasabing ginawa ng Icewim. Kung magagawa pa ni Jingo yan. Ngayon, si Senator Jingo nga pala. Ngayon, dito sa parting to, iba naman to. Ayan, nakita ninyo. That was before, so medyo busy ngayon sa Senado. Okay? But at the same time, kami tayo, aasa na lang tayo rito sa parting to na mag-iimbestiga. Kasi marami nang tatanong, oh Ben, anong nangyari doon sa investigasyon sa Icewim? Sa Senado, sabi natin, ay hindi naman ako senador. Antayin nyo siguro, kapag medyo pumuting uwak, naging senador ako, ay ako si Mario Joseph, magbubulwakan sila doon. Hindi ako nagbibiro. Anyway, si Bernel Odo, sandali muna, kausapin muna natin to para medyo itutuhog natin ngayon, ano? Bernel Odo, yung garbage collector ng Quezon City. Magandang umaga sa iyo, Mang Bernel Odo, sir. Opo sir, magandang umaga din po sa inyo sir. Okay, sige. Ako naman ay makiki-update lang. Ano man nangyayari? Kayo daw ay pumunta kahapon kay mga Icewim collector ng Quezon City. Mga garbage collector na sa Doleg. Ano bang nangyayari kahapon nang kayo pumunta sa... Dumating daw yung abogado nila at ang HR nangyayari? Yung nga po yung napag-usapan namin dun sir, yung tungkol po sa aming sahod at sa binipiso po na... Wala po kami benepisyo, tapos kulang po yung mga sahod namin, yung right, wala same. Po sa minimum wage. Okay, okay. Huwag mo nang ibigay ang detalye dahil pasok na kayo sa labor, ano? Ayaw ko naman sabihin. Ano mang bagay na pag-iimbestiga ng labor, respetuhin muna natin kasi nasa poder na kayo ng Department of Labor and Employment. Ngayon kami, bilang tumulong sa inyo, on the side lang kami, ano? Huwag natin pag-usapan kung ano nangyari. Ang update lang. Okay na ba kayo? Medyo, ayun na ba, nag-imbestiga na sa Dole? Nakikinig na sa inyo? Opo. Okay right. Naman po. Alright. Sige, ganito na lang. Huwag mo nang ibigay ang detalye kasi baka naman magalit sa atin Dole. Bilang respeto na rin, hayaan natin sila magtrabaho. So, okay naman yung mga kasamahan ninyo? Opo, okay naman po. Masaya naman sila? Opo. Okay. Basta't importante kung ano man ang problema pagkatapos niyan, antayin na lang natin. At saka nag-aantay pa rin tayo na kayo itatawagan din ng tanggapan ni Senator Jingo Estrada. Diyan, kung itutuloy pa yung hearing kasi parting to,
para anong sa ganun, wala nang pananamantala. Eto ngayon, eto yung mga security guard naman ng iSwim sa Rizal. Ganun din ang problema. Eh, sobra-sobra ang trabaho. Wala sa tamang sweldo. Kaya kaharap ko ngayon, naka-live tayo ngayon, Bernel. Pakisabi na lang. Pakisabi sa mga kasamahan mo, ano? Eh, nagbabantay lang kami pag may pangangailangan. Kung ano man matutulong namin, lapit lang, ha? Opo, maraming salamat po sa inyo, sir. Walang ano. Saka isa pa po pala, sir, pwede po ba kaming hingi ng kasama ng galing po dyan, sa inyo dyan sa Bitag sa March 14, sir? Sa ano? Para saan yan? Para po, kasi po, medyo na kinakabahan po kasi kami sa kanila dahil po sila po may abogado po silang kasama at kami naman po ay hindi po namin masyadong alam yung batas. Ah, ganito, ganito. Ang nasa labor kayo, tama? Opo. Ang labor gobyerno yan. Obligasyon din ng labor, siguradahon. Pag medyo nakikita niyong tinatabla kayo ng konti, ibulong nyo lang sa atin, ano? Ah, oh, medyo igalang natin. Alam ko naman, kami nagmamatsyag, ano? Ha? Opo. Huwag ka matakot, hindi ka ano, dyan. Ha? May, kung may hearing man, hindi kami pwedeng makialam kasi kami nasa media, okay? Pero opo, kami nakikiusyoso na sigurado ko na huwag kayong tatablahin. Bawal sa amin mangialam para pumasok sa mga hearing kasi wala na sa poder namin yung trabahong yan. Sa amin lang, ay tagapagtanggol kami sa labas habang hindi pa hinihearing. Ngayon, hinihearing na yan, medyo tabi lang muna kami, ha? Ah, okay po. Sige po. Maraming pero salamat po. Aalalay kami sa inyo, ha? Okay? Opo. Alright. Maraming salamat po sa inyo, sir. Okay, sa inyo naman, ito ang mga gwardiya. Okay. Sino ba makakausap natin dito? Okay, simple lang. Anong iSwim? Medyo ganito ang gagawin natin. Ako una sa lahat, akala ko, hindi naman sasagot sa atin itong mga nasa ano eh, sa inyong kumpanya eh. Okay? Ganitong bagay, no? Ngayon naintindihan ko, hinire kayo ng iSwim sa Rodriguez Rizal, hindi security guard. Marunong. Pero kinuha nila yung galing ninyo dahil na-train na kayo sa security agency sa ilalim ng SOSHA at may mga license din kayo, iba sa inyo, karamihan. Yes. So, parang ang dating, security guard, hinire kayo, pero ang trabaho ninyo, hindi security bantay lang. Hindi security guard na sa ilalim ng SOSHA, minomonitor ng SOSHA. Yes, so, lumalabas, parang laborer lang kayo sa loob. Okay, ngayon. Ang importanteng malaman dito, natin malaman dito na una sa lahat ay eh, anong minimum wage nung nandoon sa sinasabing Rizal, Rodriguez Rizal yan eh, di ba? So ngayon, dalawang bagay lang yan. Ano ba ang sinabi ninyo pagdating sa night differential? Kasi kung talaga magrereklamo kayo, magle-labor kayo rito para maimbestigahan tulad ng ginawa namin, winatawag na sila. Nang himasok kami, pumasok yung DSWD, humingi ng crisis assistance. Tumulong na rin ang Quezon City, siguro kahiyaan ng mabuking sila. Apo. Dito sa inyo, sa Rodriguez Rizal, mabait yung gobernador ninyo dyan. Alright? Siguro importante lamang dito, ang gusto ko lang maintindihan ninyo, ay susulatan namin. Kami mismo susulat. Magpapadala doon sa admin ninyo, doon sa sitwasyon ninyo. Okay? Total, nandito kayo sa amin, nakita ko na, ang akala ko, ay gwardiya talaga kayo. Oo, sa paniwala ninyo, gwardiya kayo. Pero sa totoo, hindi kayo kinuha nila na bilang gwardiya. As in security guard, na licensed security guard, sa ilalim ng pangangasiwa ng SOSHA. Kasi kung kayo nasa SOSHA, hindi po pwedeng style na yan. Papasok ng SOSHA, tatayo sa inyo, ipapasok kayo sa labor, obligahin sila, tatawagin sila na pasweldohan kayo ng pasahod na kinakailangan kung anong probinsya, yung sweldo ng security guard base doon sa syudad, sa rehiyon, yung minimum. E dito, hindi ito yung ano eh, kaya medyo may nakikita kong pananamantala. Aalamin ko rin kung magkano ba talagang minimum wage ng isang empleyado sa loob. Kung nanonood ngayon ng labor sa atin, ano? Eh, siguro, subukan natin kung matatawagan natin ang anumang sinumang labor official dito na parang siguro i-guide namin kayo, okay? Sa labor, Department of Labor, pag nalaman ng Department of Labor, yung night differential, gabi, 12 hours ang trabaho ninyo, tapos below minimum kayo, tatawagin sila niyan. Magfa-file kayo ng mga formal, ito yung formal complaint,
sa labor. Kasi yung kalukuyan kasi nasa napang tawag dito. Nasa conference kasi yung resource person ng labor, ano? Ang gagawin natin, tatawagin natin pagkatapos ng programa ito sa baba. Yes, sir. And then papadalhan natin ang sulat para i-call ang attention itong ICEWM. Okay, sir. Baka kasi iba naman yung pamunuan ng ICEWM sa Rizal, ano? Yes, sir. Ang isang bagay lamang, pag ganitong sitwasyon, makikipagtulungan ang pinaka-mayor doon or di naman, manghihimasok dito pating gobernadora, yes, ang ina ng lalawigan na si, ito naman, ay inares sa issue ninyo. Pero labor to. Pero maganda, tatrabahuin natin. Hahawakan natin na hindi gwardiya ang trato sa inyo. Hindi pwede manghimasok ang sosyo rito. Kasi hindi kayo nasa pangangasiwa ng sosya. Mm-hmm. Empleyado kayo. Empleyado po. Mga security, quote-unquote security, pero employee kayo na nagbabantay. Kaya wala kayong mga gamit, wala, hindi kayo na kayo uniforme. Uniforme. So, tama bang ginawa nila? Pag ako tinanong nyo, mali. Wala sa minimum. Tama bang ginawa? Maling-mali. Yes. Isa pa po, sir. Yung po kasing ano, bawat sahod namin before kasi, bago pa po, pagkatapos po nung reklamo ng mga palero, sir, ginawa po kasi kaming weekly na yung sahod, dati po 15 days. Mm-hmm. Ngayon po, ano, bali, gusto lang po naming idagdag dun sa ano yung trash fund po namin. Kasi kada sahod po namin, kinakaltasan kami ng 10%. Para? Sa total gross po ng sahod namin, kinakaltasan kami ng 10% dun sa sinahod namin para sa trust fund po. Para sa inyo? Trust fund din? Trust fund po. Ano, bali, malaki-laki na rin po, Sir Lubin, baka kako... Para daw saan yung trust fund? Kayo ba inibisuhan? Yun po, dati, bago po kami na-employed doon, ang sabi po nila, yun daw ay makukuha po kapag ka nag-resign yung tao, kaya naman daw po, kapag ka nangailangan yung tao, tapos nitong 20... Na, ang tawag niyan, hindi trust fund. Ang tawag niyan, forced saving. Yun, siguro, kung sir. Ang forced saving, sa pilitang pag-iipon na parang may naipon kayo, para ang trust fund na yun, ibig sabihin, mautak sila, ano? Pakinggan niyo to, ano? Pakinggan niyo to. Ginawa nila kunyari maganda, pakinggan trust fund. Pag sa oras ng pangangailangan, meron kayo, pag umalis na kayo, may makukuha kayo. Bantayan natin yan. Kasi yung trust fund, kinakailangan, ina-advise yan eh. Dapat malaman ng labor yan. Tama bang ginawa nila ng trust fund? Nakipag-ugnayan ba sila sa inyo? Naisulat ba nila yon? Baka gusto lang sabihin ni trust fund, bond money yon. Na just in case, pag may ginawa kayong kalokohan, ibabawas doon yon. Hindi trust fund. Ang trust fund kasi, pinangangasiwaan yan eh. Okay? May hahawak niyan. Hindi yung kumpanya. Tsaka, pero ninyo, pakinggan mo muna ako. Importante to, ano? Kasi... ikaw ang dapat makaintindi sa sasabihin ko kasi hindi ako susunod doon sa kalokohang paliwanag nilang bulok. Yes, sir. Ang trust fund, trust, di ba? Titiwala ka sila, pondo. Parang savings yon, ipon. Savings. Sa pilitang ipon na kinukuha nila sa sweldo ninyo. At yung ipon ninyo, tinatabi nila. Tanong, pabor ba kayo roon? Ngayon, kung in-implement nila, in-implement nila yung trust fund na walang prior na pag-uusap na pumapayag kayo, ay tawag doon, sa pilitang pagkuha, pagbawas sa sweldo ninyo, sa pilitan, na parang sasabihin nila, trust fund. Anong ibig sabihin ng trust fund? Pang-bangko yan eh. Okay? So, ngayon, pero yung trust fund na yun, dapat namomonitor din. Dapat kung sa trust fund mo, mati-check mo magkano ba na mabawa sa akin. Obligasyon ng kumpanya, kung sila may hawak ng trust fund, na every year or every 6 months, sasabihin ko magkano na naipon mo. Well, ganito ang tuturo ko sa inyo. Bawat 6 months or habang tagal, magkano ba ang trust fund ko? Magkano na naipon? Kunin mo yung mga resibong ibinawa sa iyo kung magkano yung bawas doon na parang savings. Dapat ikaw, wag mo silang hahayaan sila mismo ang magbibilang sa'yo ng trust fund. Hindi, ilista mo. Yes, tapos sabihin mo, ma'am, ito po nga ang mga nabawa sa akin sa resibo ko. Ito na po. Binawas niyo po sa akin to eh.
Pag binawasan ka ng trust fund, dapat may resibo sila. Hindi po pwedeng trust fund, usap-usapan, pagkatapos, pag oras ng kagipitan, sasabihin, aba, may resibo ka? May resibo ba kayo? Nakasama sa payslip yun, sir? Oh, sa payslip. Taguhin yung payslip, underline yun, ito yung trust fund. Halimbawa, 4 years after, sa isang taon, magkano ang binabawas sa'yo? Ikaw, magkano ang binabawas sa tuwing sahod sa'yo? Depende po. Ano po, sumahod po ako ng 6,000. 10%. Nasa 600 din. So, 10% agad? Opo. So, 10% sa bawat sweldo yun? Yes, sir. Sa bawat cut-off, 10%, 10%. So, kung ikay 12,000 ang sinasahod mo, 6,000 karakonsenas, 10%, 600. So, 1,200 yung binabawas sa'yo sa isang yes, taon, opo. Sa isang buwan. So, sa isang buwan, i-multiply mo times 12, makikita mo, mga abuting ka ng mga 13 or 13,000 na maipon mo yun. Opo. So, sa tatlong taon, makikita mo yung ganung kalaki, nagkakaintindihan tayo? Opo. Yung parang 1,200, di ba? Sa iyo lang, 1,200, 1,000, sa isang buwan yun. Sa isang taon, times 12, opo, makikita mo kung magkano. Mga 13,000 mahigit. Nakama? Opo. So, isang taon, o sa dalawang taon, 26. Sa tatlong taon, abay, take ka muna, 36 o 38 na yon. Sa apat na taon, 40,000. Huwag kayong paluloko, ha? Huwag kayong pabibitag sa kanilang kalokohan. Eto, binibitag ko na sila sa kaalaman ninyo sa lahat ng mga... Ang trust fund, importante kung kayo po'y pinagsasamantalahan ng inyong mga employer na kinukuha ng kayo ng trust fund na walang pahintulot sa inyo sa pilitan, abay, lumapit na po kayo sa amin para kikwestiyonin namin yung employer ninyo para nang ganyan sasagot sila sa inyo kasi obligasyon nilang managot, ipaliwanag sa inyo, hindi sa pilitan. Mga empleyado kayo, pera ninyo yun eh. Yes, sir. Ngayon, dahil pera ninyo yun, may karapatan kayong questionin sila. Yes, sir. Questionin sila dahil pera ninyo yun, hindi lang pera yun. Binawas nyo sa sweldo ninyo. Kaya, kayong mga gwardiya ngayon, unang tuturo ko sa inyo, kada sahod, ilistan nyo at sasabihin nyo, ma'am, ito na po ba? O ito na nabawas? O ito sa payslip ko? Huwag nyo itatago yung, huwag nyo itatapon payslip nyo. Tago nyo yun, ha? Safety nyo lagi. Para pagdating ng harapan sa labor, hulog sila sa bitag. Yes. May resibo kayo. Okay? Kasi nakasabi doon na yun ang kinuha ninyo. So doon muna tayo. Medyo gusto ko pang kalkalin yung mga baho nito, mga putok sa buho na to. Okay? Isa na yon, trust fund. O ngayon, kung nakikinig sa akin si Dean, o kung sino man tong ano, okay. Imbestigahan natin tong trust fund na to. Ate, mas maganda siguro ay kausapin natin si Attorney Batas Mauricio para mabigyan kayo ng ito, amaga. Si Attorney Batas Mauricio, tatawagan muna natin, ano? Yes, sir. Kasi mas maganda rito, below minimum wage na kayo. Labis na pananamantala ang ginawa sa inyo ng Iceland. Anong pananamantala? Labis ng pang-aabuso at labis ng pagpapabayarin sa karapatan ninyo. Bakit pananamantala? Una, hindi nila sinasabi sa inyo yung pagre-report pagsa paghayagan, ito na ang naipon mo, Erwin, o ito na naipon mo, Danny, ito na ang naipon mo, Nick. Sa lamangat, ito yung lahat-lahat na ibinawas namin sa inyo. So anytime, meron ka nang naipon, obligasyon nilang sabihin sa inyo, i-report sa inyo. Ang trust fund na ginagawa nitong ISWIM ay parang sapilitang ipon na kinukuha sa inyo. Yan ba yung nag-apply kayo? Sinabi na agad sa'yo, dito sa parting to, may babawas kami sa inyo kasi sa kapakanan ninyo to, sinabi ba sa inyo? Wala. Wala, sir. Wala po. Okay, kailan lang nangyari itong trust fund na to? Matagal na po. Ano, bali actually, yung tungkol po doon sa trust fund, sinasabi nila, pwede po naming mabawasan yung trust fund, magamit yung ibang trust fund kung sakaling may emergency. Ay, ang problema naman po, nag-loan kami katulad po nung na-hospital yung asawa ko. Duda na sabi ng doktor namin noon, ano, baka raw kidney. Nag-request po ako noong January pa hanggang ngayon wala ho eh. Aba, ibig mo sabihin, pera mo, ginastos nila. Yun nga po, sir. Aba, teka muna, dapat sa oras ng pangangailangan, meron kang nakatabi dyan, dapat ibigay sa'yo.
Kasi yung trust fund wala silang pakialam. Yung trust fund parang gusto lang ipunin. Kasi baka yung pera na yung iniipon nila, kumakamal ng interest, sa kanila napupuntang interest, sa inyo hindi ito tumutubo. Isipin mo kung lahat kayo, eh mayroong ganong klaseng tubo ang kinukuha nila. Ang trust fund, inuulit ko, hindi po pwedeng sapilitang ipon, trust fund, sapilitang ipon, for savings, na gusto lang ipatupad, na walang pahintulot sa inyo. Pagkatapos binabawasan kayo ng halimbawa 600, ikaw 6,000, 600 per pay. Yes, per payday. So, 1,200. Sa isang taon, yun ang naipon mo. Obligasyon nila na pagbabawas ng trust fund, dapat ipaalam sa inyo. At bago implementay ang trust fund, dapat may reporting. Eh dito sa parting to, oras ng pangangailangan mo, ang ginawa sa inyo. Gusto mo dahil may sakit yung misis mo, ni hindi mo man lang magamit yung trust fund mo. Hanggang ngayon, pera mo na. Ang gusto, ang duda ko, baka nasa bangko yan, sila ayaw nilang galawin, nagkaka-interest, compounding interest, tapos kayo, mahirap, sila kumikita pa rin sa pera ninyo. Tina-trust fund nila dahil yung may ipon nila, para kung yung anong savings sa kanila, eh maaari, paano kung hindi nila ibigay sa inyo yun? May problema, hindi ba? O ngayon, kakausapin natin ngayon si Attorney Batas Mauricio. Okay, Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Tulfo. Magandang umaga po sa sambayan ng Pilipino. Opo. Okay. Magandang umaga po sa anong problema natin. Okay, ito yung mga empleyado sila na tinuturing guardia raw sila, pero hindi sila talaga considered guard. Kamang employee lang sila. Ngayon, may question sila rito. Below minimum wage, pagkatapos may night differential, hindi raw binibigay sa kanila. Matindi yung trabaho, 12 hours. Ngayon, may isang bagay na in-open up nila, Attorney. Dito, we have to monitor this closely. Ini-implement daw nitong iSWIM na sa Rodriguez Rizal, itong sa mga pobreng mga guard nila, admin guard. Yung trust fund, sa pilitang pagbawas na wala namang pahintulot, pero sinasabi para sa inyo to, sa tuwing sweldo, nagbabawas ata, halimbawa dito kay dito sa isa, na 6,000 kanyang sweldo sa isang quinsenas, eh 10%, 600 agad na babawas. So 600, 1,200 in 1 month. Mm-hmm. So in 1 year, yun daw parang trust, maganda pakinggan. Ang problema, nung oras nilang pangangailangan, gusto na gamitin dahil doon sa misis, hindi daw binibigay. Ang daming ng tanong, pwede ba ang isang kumpanyang sapilitan mag-implementa ng trust fund na walang pag-uusap or anumang bagay na dokumentado at alam ng kanilang mga manggagawa? Legal ba to, Attorney, yung employer gagawa ng trust fund na coming from the salary deduction at minamanage nila? At gusto natin malaman, kumikita ba ng interest to sa bangko? Or ito yung walang transparency. Ano pong masasabi niyo, Attorney, rito? Maliwanag po ang batas, Ginoong Bentulfo. At mga kababayan narito sa ipabitag mo ni Bentulfo, pagka po walang pahintulot ang gwardya o ang empleyado o ang manggagawa sa anumang pagbabawas sa kanilang mga sahod, sa kanilang allowances at kung iba pang mga economic benefits na dapat ibinibigay sa kanila dahil sa kanilang posisyon bilang manggagawa, ang tawag po sa revised penal code ng illegal exaction. Ibig sabihin, labag sa batas na pagkakaltas, labag sa batas na pagkuha ng bahagi ng pera ng mga manggagawa at may parusang pagkakabilanggo po yan dahil krimen po yung ganyang klase ng pagkakaltas ang walang pahintulot o di kaya kahit pa sinasabing may pahintulot kung labag sa kalooban dahil wala namang magawa ang mga manggagawa upang tumutol. Ang tawag nyo dyan, Attorney, illegal extraction? Extraction. Yung pong... Extraction. Yun, yes. Ayun, extraction. Ibay sa ligang batas yan o nasa anong para maintindihan, exaction, ha? So, Apo, exaction. Nasa revised penal code po yan at makikita po natin na malaking krimen po yan dahil sinasabi po ng revised penal code itong ganitong krimen, illegal exaction, aba ay matindi po ito dahil ang katumbas po nito ay para pong hold up yung mga tao na kinukunan ng sapilitan ng kanilang mga pera. Mm-hmm. Yung po ang katotohanan. Alright, sige. Ito, Attorney, pakakausap po sa iyong isa, ano? Kasi sabi niya, nagkasakit daw ang kanyang misis. Ikaw, ano? Ikaw? So, sige, kausapin mo si Attorney Batas Mauricio para maintindihan mo, para magabayan ka. Kasi
Ito ay medyo batas na to eh. Hindi na, ako investigador, yan batas. Okay, sige, idulog mo. Yun nga po, attorney. Bali, nagkasakit po kasi yung asawa ko noon, nung January. Eh, nag-file po ako dun sa opisina namin sa, ng loan sa PSL. Actually, nung January pa po yun, kaso hanggang ngayon po, ni tawag, ni chat, wala pa hong, ano, nare-receive galing doon sa, ano, feedback ng opisina. Yung mismo sa trust fund nila, ha? Eh, binabaliwala sila. So, doon pa lang, attorney, nakita mo, illegal na nga, pagkataas nung oras ng pangangailangan man lang, baliwala. This, parang totally neglected. They're totally abused, exploited, neglected. Yan ang inilalaban natin dito sa ipabitag mo. Tama po yun. Lahat pa sa mga taong na-abuso, ito pong ipabitag mo ni Bentul po ang kasagutan. Maliwanag po yan eh, illegal exaction at po pwede rin po kasing ituring din yan na ang uunit ng pera ng may pera, labag sa kalooban ng may pera. Mm-hmm. Yung pong pang-uunit na yan, nakalagay din po yan sa Artikulo 315 ng ating binagong Kodigo Penal ng Pilipinas. Kaya lang po tumatakbo lang po ito ng pagkakakulong ng hanggang 4 na taon. Binomentul po ang parusa rito. Opo. Mm-hmm. At marahil po, pagka kayo pila, di pinagpala ng Diyos at magkaroon ng pagkakataong baguhin ng lakas na yan. Taas-taasan po ng konti ang pagkakakulong para matakot po yung mga abusado, binomentul po. Yan po ang katayuan itong mga manggagawa. Inaabuso, kinukuha na ng pera, pero pag kailangan na nila, kabila ng pangakong magagamit nila, wala po silang natatanggap. May pang-umit po ng pera ng manggagawa. Yan, prevent. Ayun. Attorney, isa na namang ito'y bagay na dagdag kaalaman at dito makakatulong, mag-iimbestiga kami ng malalim pa. At lahat ng mga bagay na nakikita namin, idudulog namin sa iyo, mga aksyon na gagawa natin. Eh, yun lang abuse doon sa sinasabing hindi pagtapatupad na kalang minimum wage doon sa Rodriguez Rizal. Yung walang night differential at pagkatapos itong sinasabing illegal exaction. Ang dami, attorney. Ang daming mukhang... Eh, kasi gagawin namin, attorney, imbestigahan namin, and then we will be working with you on this para matulungan natin hanggang aabot ito sa sinasabing Department of Labor. Maraming salamat po. Marami po niyan ginagawang ganyan laban sa mga manggagawa. Sila po ay inaabuso at kailangan po nila ng matibay na sandalan upang ang mga abusado mailagay sa kulungan. Kentul po. Okay. Ipapitin mo ang ating gagawin po dito. Maraming salamat po. Okay. Araw. Mabuhay po kayo. Ngayon, alam nyo na. Okay, ganito. Pag-usapan natin muna ng masinsinan to. Medyo lahat ng bagay na malaman para ay ito sa parting to, pwedeng umabot hanggang sa Senado. Isa pa okay, mabuhay. Ano pa? Yung payslip ko po, sir, kahit sila nakaka-experience din po, may payslip, may kulang isang araw, dalawang araw. Ngayon, nangyari po sa akin, payslip ko, yung 2 days ko po kasi nag-leave ako ng 5 days, yung 2 days ko pong natira, nandun sa payslip ko 2 days. Tapos yung pera nung 2 days wala po. May pera lang ako dun, special holiday. Kinaltas pa yung SSP pag-ibig ko. Natira sa akin 34 pesos. Pwede ipag-usapan natin yan. Ano? Kasi nanarinig tayo. Gusto ko makita lahat yung bagay na yun. Na may mga resibo, mayroong mga dokumento, patunay. Eh, mahirap kasi mag-aakusa. At istilo ko kasi, pag ako nag-aakusa, may ebidensya na ako. Ayaw ko yung inaakusahan ko tapos patutunayan ko pa. Huwag muna, ha? So lahat, precise tayong gagawin natin. Okay? Yes, sir. Cargo namin kayo. Relax. Okay? Yes, sir. Higit sa sumbungan. Di pa po kami tapos dito. Ay, kakalkalin po namin ito. Imbestigahan. Ano mong reklamo? Iniimbestigahan ng malalim. Sinusuri. Di kami bara-bara rito. Binibigyan ng aksyon at tamang solusyon. May gabay ng sinasabing abogado at batas. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Pagdating sa tulong serbisyo, tatak, bitag. Ako po si Ben, si Bitag. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Hashtag ipabitag mo in partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Dinapayan Festival, Laos Group of Companies, Cebuana Luwilier.